reservation ka para pumunta ka sa Turkmenistan. Ano makasabi mo sa sinabi ito ni Abby? Ito yung video. May video talaga. Parang makabago face-to-face pala ito. Hindi naman ako handa na meron pala tayong bonggang-bonggang mga pa-video. Mag-lagyan niyo pa matanda. Napapakabot na naman ang ulo si BM mo. Saan niyo hinahanap itong mga ito? Alam niyo, ewan ko kung napanood yung interview niya sa kay Karen Davila. Do we have that? Nakakalito yung mga sinasabi niya. Dito, sasabihin niya, dapat ang trabaho ng congressman, ganyan-ganyan. Pero kung may video kayo, kung napanood yung interview niya kay Karen Davila, di ba naman yung sinasabi niya? Can you play that first? Sa Karen Davila? Sa congressman. Okay. Dahil asawa niya ang tinutukoy niya. Is national in nature. So it will be different if mayor, vice mayor, mayor, vice mayor, councilor, nung nakamag-anak, magkaiba yun. Congress is a different animal. You, yes, you have parochial concerns, but your focus really is more of the nation. Okay. You are representing the city in national concerns. Okay. So, ito yung first and two videos ng Miss Abby, so ano po makakomment mo, BM Mansoor? Well, you understand the difference between what she said on the first video and the second. I don't think I need to explain any further, but I just want to say that about the Turkmenistan thing, which they're making such a big deal out of, what they don't know is, okay, because they don't understand what it's like to represent your country and fighting the whole world and fighting Asia, representing the Philippines. Okay? I was tasked by Malacanang Palace. I was tasked by the Philippine Olympic Committee. I was tasked by President Pipin Guanco, okay, Chairman Butch Ramirez of the Philippine Sports Commission, to lead the Philippine team. Okay? 200 plus athletes. Take care of them. Try and come home victorious. There's 294 congressmen in the House of Representatives. Tinanong ko sa kanila, bakit boss akong pinili nyo? Sabi niya, nag-iisa ka lang Olympic athlete na congressman ngayon. At sinong nakakaintindi ng mga atleta kundi ikaw? Diyan ka galing, Monsieur. So, ikaw ang inatasan namin para ipaglaban ng bansang Pilipinas at sana huwag kami mapahiya na ikaw ang pinili namin. So, nung sinabihan ako na dapat pumunta ako sa graduation, 6 years ko na ginagawa yan nung mayor si Junjun Binay, nung konsihal niya ako. Yung kanyang asawa eh. Ewan ko, pinapakilaman yung mga ginagawa ko. Naging congressman lang siya, never naman siya naging konsihal. Pero, nung umalis ako, sabi nila, pag ikaw din ako uwi ng tatlong medalya, tapos ka na. Sabi ko, ganon. Kasi ang Philippine record noon, for 25 years, ang nauwi nila in that big international competition was 1 gold and 2 bronze medals. Sabi ni Speaker Pantaleon Alvarez, good luck, galingan mo. Ito yung authority to travel mo. Pero ayaw nila akong policy. Umalis pa rin ako. Alam mo, fast forward yung 3 weeks na bakbakan namin doon sa Turkmenistan, sa Ashgabat, malapit sa Iran. Hindi ko na sasabihin mga detalye. Umuwi ang national team, sabay-sabay kami sa aeroplano na sinarter ko para parang isang pamilya kami. Pagbalik namin sa Philippines, sinalubong kami ng officials ng Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission, ng sports media, lahat nandun. Lahat sila nagulat. Paano mo nagawa yan? Monsieur,
paano ka nakauwi ng dalawang ginto, 14 silver, 14 bronze medal sa bansang Pilipinas? Na-break natin ang Philippine record, hindi lang one time, two time, three time, 10 times over. Sino naka-break niya? Congressman ng Makati City. Congressman ninyo. Pag malaki nyo yun, pagpunta ko sa Congress, sabi ni Speaker Alvarez sa akin, proud kami sa'yo. Superstar ako nun. Sabi ko, bakit boss? Hindi senador ang nakagawa niya. Hindi governor, hindi mayor, hindi vice mayor. Isang congressman. Isa ka sa amin dito sa 17th Congress. Di ba karangalan ng Makati City yan? Ano? Anong, kung kayo nasa sapatos ko, ano pipiliin niyo? May chance kayo to represent the country, to take care of the athletes. Tandaan niyo, uulitin ko, bago ako naging artista, atleta ako, nagpagpasagan ako ng muka sa bansa, para sa bansa natin, ng halos 10 taon na wala ako ni isang singko na kuha. Kasi hindi naman ako professional athlete. Ang hangad ko maging first Filipino Olympic athlete sa larangan ng taekwondo, i-inspire ang mga sunod na Pilipino atleta. Ako po ang naatasan kasi alam nila ang mga atleta dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo pong inahangaan, tayo pong makabigay ng inspirasyon sa kanila, at tayo ay may chance na magtagumpay para sa bansang Pilipinas. Kaya ako ay naatasan maging chef de mission nitong Southeast Asian Games, na ang pressure sa akin, ang gusto nila mag-number one ng bansang Pilipinas. Ang bigat na pressure yan. Sabi ko, kailangan manalo ako ng vice mayor ng Makati. Pag ako natalo, wala na yung apoy sa dibdib ko, hindi ko na paglalaban ng bansang Pilipinas. Maghanap na kayo ng CDM. Ayaw nila. So sabi ko, lahat kayong mga atleta, alam ko gusto niyo mag-senador ako, pero dito muna ako sa Makati. Tulungan niyo ako. Ikampanyan niyo ako, sabihin niyo sa lahat ng mga atleta na kilala niyo nakatira sa Makati, piliin niyo si Monsieur de Rosario bilang vice mayor. O, tama naman yun, di ba? Piliin natin si...